Hello mga kabahay, ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng red velvet lava crinkles. Ito po mga kailangan nating sangkap. Unahin po natin pagsamahin ang oil, butter at brown sugar. Dapat po nasa room temp na yung ating butter bago nyo po isama dito. Haluin lang po natin hanggang mag-combine yung oil at butter natin. At pagkatapos po, ilagay na rin natin ang salt, powdered milk, food color at cocoa powder. Haluin lang po uli natin. Siguro nagtataka po kayo kung bakit hindi na lang pagsamahin ng isang bagsak lahat ng ingredients. Bakit may pagitan pa po ng paghahalo? Yan po kasi ay para makasigurado tayo na halong-halo ang bawat ingredients. Hindi po sila nagbubuo-buo sa isang parte lang ng dough. Isunod na po natin ilagay ang evaporated milk, egg, baking powder at baking soda. Haluin lang po uli natin. Siguraduhin nyo po na tunaw po ang baking powder at baking soda. Kasi kung may matitira po na buo-buo niyan, may malalasahan po kayo na medyo mapait sa crinkles nyo. Karaniwan po na nangyayari yan. Yung iba po kasi nagtatanong, bakit daw mapait yung niluto nila o kaya naman minsan ay maalat. Kasi nga po hindi nila masyado nahalo. At panghuli po, ilagay natin ang flour. Haluin po natin ng dahan-dahan. Mas maganda po kung gagamit kayo ng wooden spatula kasi medyo mabigat po ito haluin. Huwag na huwag nyo po i-overmix. Ang gawin nyo po ay fold-in technique sa paghahalo. Pag wala na po kayo nakikitang buo-buong harina, okay na po yan. E-rest lang po natin ng 30 minutes. Pwede rin po ito ng overnight sa ref kung next morning nyo pa po balak lutuin. Para po sa ating gagamitin na molder, lagyan po natin ng shortening lard o kaya oil. Medyo damihan nyo po para hindi dumikit yung ating crinkles. At lagyan nyo na rin po ng ginupit na parchment paper yung ilalim ng ating molder, kagaya po nito. Dati po hindi ako naglalagay ng ganito. Talaga naman nahihirapan ako magtanggal ng buong crinkles sa molder. Lagi po naiiwan yung parting ilalim. 3 ounces nga po pala ang size ng cupcake molder na gamit ko. After 30 minutes po, titimbangin ko ito ng 40 grams. Pwede naman po kahit hindi nyo natimbangin isa-isa. Tantsahan na lang po kayo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Mas gusto ko lang po na tinitimbang para pare-pareho po sila ng laki at pantay po lahat ang pagkakaluto nila. At saka po natin iro-roll sa powdered sugar. Hindi po kayo mahihirapan hawakan ito, hindi po ito dumitikit sa mga kamay kahit po ito ay malagkit. Yan po yung epekto ng pagre-rest natin ng at least 30 minutes. Or pwede nyo rin po i-chill muna para medyo tumigas ng konti. Ilagay na po natin sa ating molder. Mga kabahay, ito po'y isang tip para po hindi kaagad matunaw yung ating powdered sugar. Kapag ready nyo na po i-bake, saka nyo lang po i-roll o i-coat sa powdered sugar ang mga dough. Katulad po nito, 12 pieces po yung mauuna kong i-bake. Hindi naman po kasi kalakihan yung oven ko, kaya by batch po ang pagbe-bake ko. 12 pieces po muna yung iro-roll ko. Diretso salang na po yan sa oven. Kasi po mga kabahay, kapag lahat po ng dough ay kinote nyo na kaagad sa powdered sugar, tapos hindi nyo pa naman po isasalang, matutunaw po yan. Ang mangyayari kapag natunaw, i-coat nyo po uli sa powdered sugar. Kapag isasalang nyo na, edi sobrang tamis na po ng crinkles nyo kapag naluto na. Kasi doble-dobleng sugar na ang nakabalot sa kanya. Pagkatapos po natin mailagay sa molder, gamit po ang 1/2 tablespoon, i-press po natin yung gitna para po hindi siya umumbok at mag-crack yung ibabaw habang niluluto. At i-bake na po natin sa preheated oven 350 degrees Fahrenheit ng 10 to 12 minutes.
Pagkatapos pong maluto, habang mainit pa, i-press po uli natin yung gitna. Ito naman po yung second batch natin. Same procedure din po yan. Sa recipe po na ito, nakagawa ako ng 37 piraso sa timbang na 40 grams ang bawat isa. Ito po yung naunang naluto, malamig na. Tingnan nyo po kung gaano kadaling tanggalin ng buong buo at hindi nasisira ang ilalim. Yan po ay sa tulong ng parchment paper. Para naman po sa white chocolate ganache, kailangan po natin ng 250 grams na white chocolate at evaporated milk. Cut lang natin ang chocolate into cubes at ilagay po natin sa heat-proof na bowl. At sa isang bowl uli, maglagay po tayo ng pinakuluan tubig at ilagay po natin sa ibabaw ang white chocolate. At lagyan na po natin ng evaporated milk. Hintayin lang po natin na matunaw ang chocolate. Dahan-dahan lang po ang paglalagay ng evaporated milk. Ang paglalagay po nito ay tantsahan na lang po. Nasa sa inyo na po kung gaano kalapot o kalabnaw ang gusto nyo. Pero ito pong akin, ang nailagay ko po dito ay 1/2 cup ng evaporated milk. Pwede rin po kayo gumamit ng all-purpose cream kung mas type nyo pong gamitin yon. At pwede rin po kayo maglagay ng butter kung gusto nyo din. Nasa sa inyo na po yan. Ilagay na po natin sa ating crinkles. Siyempre, kung ano po yung ginamit natin na pang-press, yun din po ang gagamitin natin na takalan para pantay po ang dami ng chocolate. Ito pong ginawa kong white chocolate ganache ay saktong-sakto lang po ang dami para sa 37 pieces na crinkles. Wala pong sobra at wala rin pong kulang. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do your door cause I'm feeling so good. Magandang umaga po mga kabahay. Yes po, umaga po ngayon. Kahapon po ng 1 p.m. ko ginawa itong red velvet lava crinkles. Kapag gumagawa po ako ng any flavor ng lava crinkles, talaga nagtitira po ako kasi mas gusto ko po yung kinakain ko siya kinabukasan. At para ipakita na rin po sa inyo na kahit po ito ay nabukasan na, ay napaka moist at fudgy pa rin po nitong red velvet lava crinkles na ito. Yung white chocolate po niya, medyo tumigas po yan. Pero okay lang naman ho, talagang titigas po yan. Ito. Almusal ko po ito. Baba. Sobrang sarap. Napakalambot. Ano po? Napaka-fudgy, napaka-moist. Para po akong kumakain ng brownies. Ang sarap. Uulitin ko po ha, kapag nagbe-bake po ako, hindi po ako katamis sa magtimpla. Kasi ayoko po talaga na matamis. Isipin nyo po, 600 grams yung ating flour, pero 1.5 lang na brown sugar yung inilagay ko. Hindi po talaga siya katamisan. Mas maganda po kung brown sugar yung ilalagay nyo kasi nakakadagdag po yun sa pagka-fudgy ng ating lava crinkles. Ang sarap. Grabe. Wala po siyang pinagkaiba sa sarap. Doon sa tatlong flavor na nauna. Choco, buko pandan at ubi.
Nagkakaiba po sila ng lasa. Siyempre may flavor po, pero pare-pareho po talaga masarap. Kahit hindi ko po siya Muya M, tutunaw siya sa bibig. Ang sarap. Alam niyo yun, yung white chocolate niya, hindi siya katamisan. Pero ano ha, pwede po kayong gumamit ng any, kahit ano pong brand. Yun lang po yung ginamit ko. Kasi mas gusto ko po yung lasa nito. Hindi po siya matamis. Alam niyo yun, parang lasang creamy yung pagkagatas niya. Although hindi naman po siya talaga white chocolate, ano, parang white chocolate compound lang siya. Pero ang sarap po niya, hindi po siya matamis. Hindi po siya lasang condensed milk. Creamy po na gatas ang lasa niya. Sarap. Sobrang sarap. Alam niyo, mga kabahay, ang sekreto lang po talaga sa pagka-moist at fudgy ng ating crinkles, huwag niyo pong i-overbake. Kasi pag na-overbake po talaga yan, matigas po at parang tinapay po ang kalalabasan niya. Sa oven ko po, yung 10 minutes, tama-tama lang po yun. Pero depende po tayo sa mga gamit natin na oven. Ang 10 minutes ko po ay tama-tama lang po. Hindi na po mababawasan at hindi na rin sosobra. Yung po ay sa timbang na 40 grams. Siyempre, pag nagdagdag po tayo ng timbang, mag-a-add din po tayo ng baking time. At pag nabawas po tayo, mag-a-adjust din po tayo ng baking time. Kaya dapat po at napaka-importante na gamayin nyo po ang paggamit ng oven nyo. Ako po kasi gamay ko na yung oven ko. Kaya po dun sa aking video, lagi po ako may pasobra ng kung ilang minuto sa pagbe-bake. Huwag nyo pong i-overbake ha. Yun po ay talagang pag na-overbake po ito, hindi po ganito ang kalalabasan niya. Tinapay po yun, matigas. Maumbok siya, malaki po dito, pero matigas at saka magaspang. Tinapay po ang kalalabasan pag sumobra po yan sa pagbibig. Sobrang sarap. Mga kabahay, gawin nyo na ito. Talagang sigurado ako. Sabihin ko na naman po na hindi po ako mapapahiya sa inyo kapag ginawa nyo ito. Sobrang sarap. At sigurado ako magugustuhan lalo na ng mga tsunakis nyo. At ng mga customer nyo kung gusto nyo po itong ipangbenta. Mga kabahay, kung ikaw po'y baguhan dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para updated po kayo lagi sa aking mga new video. Maraming salamat po at God bless po sa atin lahat.